Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo para sa mga first time pa lang na makakapanood nito, ituturo ko sa inyo ang another paghahanda natin para sa bagong taon, ang paglalagay ng mga pulang envelope or the red ang pau sa likod ng pintuan, main door ha, we are talking about the main door sa loob ng tahanan natin. Kasi we have the door portion outside at meron tayo yung nasa loob. So ito ilalagay natin hindi dun sa labas but dito sa loob. At mamaya sasagutin ko rin yung mga katanungan ng mga subscribers natin na gumawa nito last year kung ano na gagawin nila nito at kailan ito pwedeng gawin. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, make sure na nakasubscribe ka na at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa YouTube channel natin na ito. Of course, kailangan nyo malaman ano ba ang kakailanganin. Ang kakailanganin natin, unang-una, nakikita nyo naman sa pintuan natin, kailangan natin ng mga pulang sobre or the red ang pau. May mabibili kayo nito sa mga bookstores, sa mga school supplies, sa mga groceries, meron nito. Meron itong dalawa, I think, iba-ibang klaseng sizes. Ito malaki, medyo mahaba, at meron naman ito yung maliit. Depende po sa budget na available sa inyo at depende po kung saan kayo nahihiyang at saan kayo comfortable. Kailangan nyo ng panulat or ball pen. Kailangan nyo ng mga maliliit na papel na susulatan ninyo ng mga wish ninyo. Tama po yung narinig ninyo, yung mga kahilingan po ninyo. Kailangan nyo po ng gunting kasi kailangan nyong ipadikit yan kasama ang packaging tape or duct tape or anong pandikit ang pwede nyong gawin. Make sure lang na hindi masisira yung pintuan ninyo, lalong-lalo na kung mamahalin yung pintuan ninyo. Ngayon naman, kung ang pintuan ninyo ay glass, see-through na glass, main door nyo is a glass, meron kasing mga tahanan na yung main door nila is glass or see-through. What you can do is you can temporarily put a parang sticker paper para hindi ito makikita sa kabilang side kung nasa labas ka, hindi ito see-through kasi medyo hindi ito maganda tingnan kasi ang nasa likod nito yung mga tape, yung pandikit na ginamit natin para maisabit natin yung mga wishes, yung mga kahilingan natin na gusto nating matupad para sa taong 2024. At please comment naman po yung mga gumawa nito last year, kung alin sa mga kahilingan ninyo at meron ba kayong mga kahilingan na natupad for the 2023 na list of ng mga kahilingan na inilagay nyo po dito. At bago nyo isabit ito, bago nyo idikit yung mga angpaw na hinanda ninyo, make sure na isusulat nyo muna at ilalagay sa loob yung mga kahilingan ninyo sa mga maliliit na papel. Pwedeng papel na yellow pad yung gamit sa pag-aaral ng mga bata or any paper, basta clean. Clean paper, walang ibang sulat, okay? At bago ka magsulat ng wish, you start with your name. Ikaw na nag-wish, okay? Dahil sa marami kayo sa loob ng pamilya ninyo, bawat isa sa inyo ay magsusulat. At bawat isa sa inyo maglalagay muna ng full name, ng date of birth, at yung address po ninyo. At para alam ng universe kung saan at sino ang nag-wish na yan. At dito ilalagay ninyo, pwede back to back. Kung mahaba at marami yung wish, pwede bullet style. Maglalagay lang kayo ng una, ano yung wish ninyo, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Or pwede rin into a paragraph style. At kailangan lang follow the SMART na format. Specific. S for specific. Dapat diretso. Direct to the point. Wala na mga flowering words. M is measurable. Yung kayang matupad. Halimbawa, nag-wish ka na sana ang income ng tindahan ninyo ay umabot ng 10,000 per day. Pero it is just a small sari-sari store.
At yung puhunan nyo lang na nakapag-start kayo ng sari-sari store na yan is mas maliit pa sa 10,000 or 10,000 lang. Eh, di ba? Imposible yon. So, make sure that it's measurable. Yung kaya siyang ma-achieve. On your capacity, kayang-kaya siyang ma-achieve. At the word achievable, A, smart, A, achievable. Yung hindi siya suntok sa buwan na kahilingan. R naman is realistic. Yung makatotohanan. Mag-wish ka ng sasakyan. Mag-wish ka ng dream mong tahanan, eh hindi ka naman nagtatrabaho. So, hindi siya realistic. If estudyante ka at nag-aaral ka talaga, and you wish to have a flat one or makagraduate with Latin honors, eh that's realistic. Pero kung pumapasok ka sa school for the sake lang na pumapasok ka sa school, pero hindi mo naman kinocomply yung mga requirements sa school, eh paano ka makakatanggap ng mga Latin honors or matataas na marka? So, it should be realistic. And pinakahuli is T, time-bounded. So, kailangan maglagay ka niyan. Gusto kong magkaroon ng tahanan. Anong petsa? Anong taon mo gustong ma-achieve? Gusto ko magkaroon ng 10,000 pesos savings sa bank account ko bago matapos ang December 2024. Timetable. Have a timetable. May deadline ka. Kasi kung walang deadline, para lang siyang eroplanong walang direksyon na lumilipad-lipad. Parang ibon yan. Yung wish mo na yan is parang ibon lang na lumilipad-lipad. So, follow the SMART, S-M-A-R-T, na format. Pag naglilista po kayo ng mga kahilingan ninyo na gusto nyong i-achieve ngayong 2024, ngayong papasok na 2024, eh kung napapanood nyo ito 2024 na, ngayong 2024. At pagkatapos nyan, you just fold it at ipasok nyo isa-isa sa bawat envelope po ninyo. Ngayon, kung mag-isa ka lang sa tahanan, wala kang kasama, nasa abroad ka, nasa apartment ka lang, what will you do is lalagyan isa-isa mo. Kaya isa-isang kahilingan mo, lahat ito, lalagyan mo, pupunuan mo ito ng kahilingan. So, pwede bawat envelope, isang kahilingan o dalawang kahilingan, another dalawa, another dalawa, another dalawa, hanggang sa yung siyam na envelope, okay? Because 9 envelopes po ang lalagyan natin ng kahilingan. Ngayon naman po, kung marami kayo sa bahay ninyo, lampas kayo ng siyam. So what will you do is, para magkasya lahat ng mga wish ninyo, ay yung couple o yung mag-asawa would share one envelope. Eh kung more than twice the number ng envelopes, it should be sharing na lang po kayo ng wishes. Eh kung tatlo lang kayo, so what you can do or what will you do is gawa kayo ng wish para sa inyong sarili at gawa rin kayo ng wish para sa iba. Tama po yung narinig ninyo. Yes, you can do a wish para sa iba. Friends, ano po yung gagawin kung wish para sa iba? Still, pangalan mo pa rin, address mo pa rin, at birth date mo pa rin. Pero sa unang sentence mo, sa unang statement mo, isasabihin mo, ang kahilingan ito ay para kay, para kanino. And mention, isulat yung pangalan niya, buong pangalan niya, yung birth, complete birth date niya, including the year, at kung saan siya, at kung saan siya nakatira. Sa Canada, nasa US, nasa Bicol, nasa Mindanao, kasi malayo sa inyo, kaya kayo na ang nag-wish para sa kanya. So the first sentence, dapat babanggitin mo para kanino yung wish na yan. Sana po ay nag-gets po ninyo ha. Sana po ay nag-gets po ninyo yung tinutukoy ko na dapat lahat ito ay may laman na wish. Okay? Kung nag-iisa ka lang sa bahay mo or apartment mo, lagyan mo nila lang tig-iisang wish ang bawat envelope. Or, apat lang yung kaya mong lagyan, magbigay ka naman ng wish para sa ibang tao. And uulitin ko, be specific, measurable, attainable, realistic, at time-bounded. Meron kang deadline kung kailan mo gustong matupad yung wini-wish mo na yan. Kailan ito pwedeng gawin? You can do this as early as December 26 pagkatapos ng Pasko or the last week sa huling linggo ng December. Okay? Para may time ka kasi syempre magdi-declutter ka pa, maghanda ka pa ng pagkain and everything. Marami kang gagawin. So you can have this earliest as possible. Basta hindi lang aabot mismo sa araw ng New Year. So it should be before the New Year. Ibig sabihin, what I am pointing out is pagpasok ng bagong taon, pag apak ng 12-0
1 ng January 1, 2024 ay andyan na sila, kompleto na. Ngayon, kung malilate kang mapapanood ito, tapos na ang New Year, ngayon ka palang nakabisita dito sa YouTube channel natin na ito, pwede nyo po itong gawin sa paparating na Chinese New Year sa 2024, that is February 10. So pwede nyo itong gawin on February 8, February 9, bago pumasok ang Chinese New Year on February 10. Bago umapak ang 12 midnight ng February 10, kasi that's the Chinese New Year. Diyan na papasok yung Year of the Wood Dragon. Tama po, hindi pa po nagsisimula ang Year of the Wood Dragon sa January 1. Ito po ay magsisimula on February 10 po. Katanungan, para sa mga gumawa nito na humingi ako ng comment sa inyo, na mag-comment kayo sa baba kung ano ba yung mga na-achieve, mayroon bang mga natupad na mga kahilingan ninyo. Sir Franz, ano po yung gagawin namin sa ginawa namin ng mga pinadikit namin? Kung maayos pa naman yung mga red envelope na pinadikit ninyo, pwede nyo tanggalin yan, tanggalin ang wish, at gamitin nyo yung red envelope, yung angpaw na yan, pag magbibigay kayo ng regalong pera sa mga anak ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa mga, at kung sino-sino. So you can make use of the red angpaw kung hindi pa siya sira pag tinanggal nyo yung mga pandikit sa likod. Okay? Yung wish po, Sir Franz, the wish na nakasulat dyan, for the last year kay dapat baguhin natin. Uulitin ko, yung mga laman na wishes, tanggalin nyo lahat yan at susunugin po yan. Tama po yung narinig ninyo, susunugin po yan. Dalawa lang po yung option ninyo. You can burn the paper into ashes or pwede siyang ilibing sa ilalim ng lupa. The most common thing na ginagawa namin is sinusunog namin kung may available na, alam nyo na, yung fruit cocktail na malaking lata, nililinis, hinuhugasan, dinadry, tapos doon namin sinisindihan, isinushoot lang namin hanggang maging abo na siya. At kung abo na siya, yun na, tinatapon na namin. Okay? Those are for the katanungan. Kailan po pwedeng tanggalin? Pwede nyo na pong tanggalin at palitan on the last week of December 2023. So tingnan nyo na lang yung petsa ng kalendaryo, anong huling linggo. Basta't hindi kayo aabutan ng bagong taon. So you can replace that one. Even on December 31, 10 p.m. pwede nyo pang gawin hanggang 11 p.m., 11:39 kung makakaya pa. Pero kung hindi na, muli, nasabihin ko sa inyo, yung late na makakapanood nito, you can do this on the Chinese New Year. Maliban dyan, wala nang ibang petsa na pwede nyo itong gawin. Okay? Para sa karagdagang katanungan, please, mag-comment lang kayo sa comment section dyan sa baba at gagawa tayo ng live para sagutin yung mga katanungan ninyo patungkol sa mga paghahanda natin para sa bagong taon, 2024. At panghuli, ano ba yung shape? Okay, ang arrangement. Ang arrangement po dito sa likod ng pintuan is, it should be a diamond-like shape or a reverse pyramid. Yun po ang pagkaka-arrange po ng mga wish, yung mga kahilingan natin na inilagay natin dito. So, hindi siya nilalagyan po ng pera po, ha? Hindi po natin to nilalagyan ng pera. Kung magkakaroon kayo ng ambaw, lalagyan ng pera, ilalagay nyo yan sa wallet ninyo, sa bag ninyo, or sa vault ninyo. Hindi dito sa likod ng pintuan po. Okay? And make sure para hindi siya malalaglag, kasi may mga nagtatanong, sir, nalaglag yung sa amin, anong gagawin? Just be assured na hindi siya malalaglag. You can make use of a duct tape or anything, a glue gun maybe, para madikit siya. Anyway, yung glue gun is pwede naman siyang matanggal na hindi masisira yung wood or glass na pintuan po ninyo. Again, just to make sure na hindi lang masisira yung pintuan po ninyo. At kung nangungupahan naman po kayo or nakikita lang kayo sa bahay ng kamag-anak ninyo or amo ninyo, kung nasa abroad kayo, naninilbihan kayo sa mga amo ninyo, you can do it hindi sa main door kasi wala kayong choice, kasi iba-iba yung paniniwala natin. Option B is to do this inside of your bedroom. Sa pintuan na lang po ng silid-tulugan po ninyo or yung bedroom ninyo. At kung nakikishare naman po kayo ng bedroom, magpaalam kayo sa kasama nyo dyan sa loob. You are going to do this. At kung gusto niya, isumalin na rin siya. Sa mga nasa abroad naman at wala silang mabibili na red envelope, you can just make use of
any red na papel at iporman yung sobre na parang sobre at pwede niyo yung isabit dyan sa likod ng pintuan ng kwarto ninyo, ng apartment ninyo, just to have this one para that's the solution, the best solution that you can do. At yan, ang isa namang paghahanda natin, yung mga kahilingan natin, gusto nating matupad para sa 2024. Abangan ang iba pang feng shui guide at mga paghahanda natin para sa bagong taon sa susunod nating vlog. At paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay mga gabay lamang po. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang kaalaman, karagdagang protection at gabay. Basta't samahan natin palagi ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings, hindi lamang ng swerte. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagsubaybay, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe na rin po kayo dyan, please. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat lagi.